Welcome back mga boss, at ito nga yung ipapakondisyon o i-restore ni customer, kasi panghanda niya sa December. So maaga pa lang, ano pa lang ito ngayon, mga September pa lang. So nabaha to la nakaraang taon, napaganan niya pa, pero ngayon sumasablo na. So ang gagawin natin dito ay huhugasan natin yung mga board, tapos yung kalawang, kung sakali man may makita tayong kinalawang dyan, papalitan natin. Pero sa tansya ko dito, mukhang wala pa naman ako nakikita ang kalawang talaga, oh. Kahit nabaha siya, hindi siya kinalawang, hindi katulad nung sa concert na kinalawang, kinakalawang. So kalasing ko muna itong mga pyesa niya, kakalasin natin itong sa volume, yung sa tone, itong main board, tapos huhugasan natin. Itong kaha, hindi na siguro, lilinisan na lang natin. Nga pala, itong amplifier na to ay medyo maganda-ganda na rin, kasi medyo malabo lang, pero 37037 ang supply ng main amplifier niya. Kaysa concert, yung concert ay maximum may 33, pero yung B nila may 37 na rin. O yung common, 33 o kaya 30. So mga boss, cut ko na, tapos pag nakalas, pakita ko lang sa inyo. Mga boss, ito na, nakalas ko na yung mga board. So huhugasan natin to mamaya pag maganda ang panahon. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa may mga putik-putik talaga siya, katulad nito. Ayan, kinalas ko na rin yung mukha para malinisan, kasi may mga putik din talaga. Ayan, sinyalis pa ng baha. Ganon din dito sa katawan niya. Ayan, may mga putik pa. Ayan. So kinalas muna natin yung transformer, kasi hindi kasama sa lilinisan yan. Hindi natin to ibababad sa tubig. Pupunasan ko na lang. Tapos dito naman sa niya, may mga ilang makalawang dito sa may ton-ton. Iisa-isa na lang natin siguro yan, pero kahit pa paano ay maganda pa rin yung pyesa pala ng Sakura, kasi hindi gaanong kinalawang. Sa concert, may mga concert akong repair na na binaha din. Halos lahat kinakalawang, ito konti lang ang kinalawang. Dito sa main amp section halos walang kinalawang, oh. Although maputik siya, pero hindi siya kinalawang talaga, oh. At saka yung board na to, hindi pa nare-repair, oh. Wala pang hinang, wala pa siyang signs of repair. So mga boss, balikan ko na lang kayo pag nalinis na natin to. Hindi ko na siguro ipapakita yung paghugas, kasi marami na tayong video nyan na hinuhugasan natin sa tubig. So tingnan nyo na lang mga boss. Okay mga boss, ilang araw na tong napatuyo natin. So hindi ko agad na sikaso, kasi nilagnat tayo ngayon. Titingnan natin. Ito na yung nalinis nating board. So malinis na. Hindi ko alam kung merong para saan tong bit depender na free. Hindi ko alam kung para saan yan. Basta nakalagay lang dyan. So far dito sa kahit nabaha siya, yan, maganda no. Makintab na yung board. Wala tayong nakitang kalawang dito sa main amp section. So napakaganda ng Sakura pala na to. So kahit nabaha siya, maganda yung maganda yung pyesa niya, kasi hindi kinalawang ho mga boss. So mas re-recommend ko siguro to kung bibili kayo ganitong klaseng amplifier. Hindi ko gaanong nalinis to mga boss, kasi masama ang pakiramdam ko. Mapapansin nyo may mga konting ano-ano pa ho yan. Pero maganda na rin siya. Ayan o. Tapos dito sa niya, dito sa tone niya, ayan o. So wala na rin siyang problemang iba, bukod lang doon sa ayan o, kinalawang na yung niya. Papalitan na natin yan. Tapos ayan, maganda pa. Dito lang siguro sa baba may kalawang talaga. Ayan o. Ayan, may mga kalawang. So isa-isahin natin yan pag check kung ano nangyari dyan. Ayan. Pero yung switch maganda pa naman. Tapos itong mic, kasi hindi natin nalinis sa loob yan eh. Ayan o. May dumi. Kakalasin natin yan, tapos linisan natin. Tapos yung may mga ilan-ilang kalawang dyan. Ayan o. Yan. Tapos itong mga potentiometer, syempre papalitan na rin natin yan. So i-start ko to mga boss. Medyo masama pa ang pakiramdam ko, pero unti-untiin ko na. Yung dalawang blower nya malinis na rin, pati yung kaha nya malinis na rin yan, oh. So mag-start na ako dito, at cut ko na lang, balikan ko na lang kayo pag, pag may update na ako. Update ko lang kayo mga boss sa ginagawa nating Sakura na AB5024. So nagpalit ako dito ng mga resistor na kinalawang dito. So simula dito,
hanggang dito sa mic. Nagpalit tayo dyan ng mga resistor at saka itong mga potentiometers. Yan. Bago na lahat yan, ito yung pinagpalitan natin. Pati itong ano, microphone. Ayan yung kinalawang na sa loob. Kaya nagpalit tayo ng bago. Dito sa resistor, wala tayong nakuhang 8.2K. Ayan. So 8.2K sana yung nakalagay dyan. Ang ginawa natin, nag-series na lang tayo ng 5.6K at saka 2.7. Ang labas niya ay 8.3K. So medyo malapit na siya, pwede na yan. So paan mga boss ha, dito lang talaga banda ang kinalawang sa ano na to, sa mic at saka sa tone. Yung sa volume, selector ng input, okay pa naman siya. So magpapalit lang ata tayo dito ng main volume. Tapos double check na lang natin tong speaker selector kung okay pa. At saka yung mga switch pala, double check ko na lang yan kung gumagana pa mga boss. Kasi mukhang malinis pa naman. So hanggang dito lang muna, update ko na lang kayo ulit pag ano, na isalpa ko na to. Kasi doon wala naman tayong papalitan na siguro, maliban dito sa ano. Tingnan lang natin. Update lang ulit mga boss ha, malapit na tayong matapos dito sa ginagawa nating Sakura EB5024UB. Ayan. Ayan yung ano niya, Sakura. So ayan yung picture niya, 2018 October 13. So ayan yung model niya, EB5024UB. So wala naman halos pinagkaiba sa ibang ginagawa nating amplifier. Palit potentiometers, mga resistor, volume. Tapos sinugasan natin kasi binha. Ayan, kumintab na uli yung board. Halos parehas lang sa ibang ginagawa natin mga boss. So, wala nang pinagkaiba. Kaya lang, wala pa akong upload na ganitong model. At baka yung iba natin mga kasamaan, mga ilangan ng referral balang araw sa ganitong board, may pagkukopyahan sila. Kaya ayan, bibidyohan natin yung mga board para makita nila yung mga pyesa. Na baka sakaling may nawala silang pyesa o ano. So dyan makikita nila. So par itong ano na to ay kaparehas din ng ano, magkaiba lang yung design. Pero halos pareho sila ng Concert 502B. Yung siguro in terms of power o sa tansya ko. Pero mas maganda ang pakagawa nito kung babasihin sa materialis. Bakit ko nasabi? Mas maganda tong Sakura. Ito kasing Sakura mga boss, binaha di ba? Binaha. So sa Concert 502B, marami na akong na-repair na 502B na bina. Kadalasan ubos yan. Kinakalawang na lahat yan. Yung amplifier section na yan. Pati itong sa input, kinakalawang na yan. Pero dito sa main amp niya, ang kinagandahan, wala akong pinalitan kahit isa. Kung papansin niyo ang gaganda ng pyesa, pati ang jumper, ang kintab pa nga oh. So ibig sabihin, maganda ang quality ng pyesa na ginagamit nila. Materialis ba? Ayan o, oh, ang gaganda. Sa Concert, kakalawangin yan. Kakalawangin yan pag binaha. Dito, maganda yung pyesa niya. So, mas maganda ang quality ng pyesa na ginamit nila dito. At ang kinagandahan pa dito sa, ano, sa Sakura, ang super bass niya, itong super bass, ayan o, oh, super bass. Yung super bass niya ay may dedicated na op-amp o kaya pre-amp. Ibig sabihin, mas mataas yung gain. Kumbaga sa madaling sabi, mas malakas yung out niya kaysa katulad nung sa... Di ba may super bass din yung Concert? Ito yung Concert. So, ayan yung super bass ng Concert. Dalawa pa nga eh. Pero yan, nakatap lang din yan dun sa out ng input selector. Siya naman, isang super bass lang talaga. Pero may preamp siya. At saka, yung super bass na yan, pwede kayo maglagay dyan ng mga active subwoofer nyo. Yung mga subwoofer na may amplifier sa loob, yan nyo itatap. Dito nyo itatap para mas maganda, kontrolado. Mas malakas ang tunog. So, yun yung kinagandahan itong sa Sakura. Mayroon siyang sariling preamp o op-amp para dito sa super bass. Dito sa Concert, galing lang yan dito sa ano, sa selector. Tapos diretso na agad doon. Yun lang. Saka maganda talaga ang pyesa nito. So mga boss, hanggang dito na lang yung video natin. Baka bukas kasi gabi na, bukas ko na to itutuloy.
Itong ano, papalitan na rin pala natin kasi sabi ni customer may mga konting sunog na oh. Ayaw niya na. So palitan natin at pasensya na kayo, medyo kinakapos ako ng hininga kasi kakagaling-galing ko lang sa sakit. Eh, kailangan na natin magtrabaho. So mga boss, baka bukas kung loloobin eh matapos natin 'to at asimbol ko na. Okay mga boss, tapos na tong ginagawa nating sakura na AB5024. So okay na, halos wala namang kakaibang nangyari dito sa ginawa natin. Ito lang dito sa ano, sa EQ in out nya, yung effector loop nya ay wala, hindi nadala ni customer. Kaya ang ginawa ko, nag jumper na lang muna tayo ng wire para mapagana natin to. So far okay na, yung wiring na lang ayusin na lang natin. I-organize na lang natin yan para hindi makalat. Tapos tatakpan na natin to. At nayari din natin mga boss, kahit may lagnat ako, natapos ko rin to. Baka kasi kunin na ni customer. So ayan, nagawa naman natin ng tama yung mga dapat gawin dito. So napakasimple lang ng trouble nito, wala namang bago na mga boss, pero upload ko pa rin. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod na lang mga boss.